Hello po mga kababayan, kumusta po? Mag-ano lang po tayo ngayon? Story-story magkwinto-kwinto ng araw na ito at saka kahapon. Kwinto ko lang yung nangyari sa akin kahapon. Grabe yung sinumpong ako ng sinusitis ko. Buong araw ako na aching-aching yung ubo. Tapos, ang sama-sama talaga napakiramdam ko kahapon until now. Kagabi, nagising ako kasi nilamig ako. Sabi ko, parang nilagnat ako. Nilamig ako, tapos nagkumot ako ng dalawang kumot. Ano talaga ako? Tapos, nilagnat ako pagising ko sa umaga. Ang sakit-sakit ng lalamunan ko. Tapos sabi ko, Diyos ko po, ano ba yung nangyari sa akin? Parang talagang masama pakiramdam ko. Diyos ko. Ilang araw na rin naman ako na masama pakiramdam ko. Yung pa ako mga ngalay. Bagtak ba? Gulgul kaayo. Ay, Diyos ko. Kung pumunta dito yung kapatid ni asawa kayo na yung mag-asawa sa pumunta dito. Kinumusta ko dito. Sabi niya, ano nangyari sa'yo? Ba't yun yung boses mo? Sabi ko, sinipun ako. Sabi niya, ba't ka sinipun? Dito ko lang masalubuhay. Sabi ko, siguro sa panahon. Sabi ko, ganun. Sabi niya, bilhin kita ng gamot. Huwag na, may gamot naman ako. Sabi ko, ganun. Kaya yun. Pagkatapos, nagsuklay-suklay yung asawa niya. Malis din sila. Munta sila ng pusina sa kabilang barrio. Tapos bumalik sila dito. Uminom lang ang tubig yung asawa niya. Tapos umuwi na sila. Pagka-uwi nila, natutulog na rin ako. Tulog ako, nakagising ako. Isang oras yung tulog ko. Sabi ko, gising na tayo kasi may nagawin tayo. Kasi pauwi na rin yung mga anak ko. Kunin ko yung gata sa kabilang bahay. Diyan, sa likod ng bahay namin. Ewan ko, ano ba talagang sa akin? Kasi yung sipon ko hindi talaga mawala-wala sa akin. Hindi ko alam kung ano talagang. Sabi ko nga, sipon, aching-aching, layuan mo naman ako, pagod na ako sa iyo. Sabi ko sa sarili ko ba. Ngayon, hindi ko alam. Pero ngayon, okay naman ako, medyo pagod lang ang katawan ko. Hindi naman ako nilamig. Talagang katawan, bigat ba. Tapos, hindi naman ako ng gamot. Sa ilong ko talagang, ang sipon ko ay dumadaloy talaga siya. Ay, Diyos ko, ano pa naman ngayon? Unang araw ng birth month ko. Ayan ang naramdaman ko. Pero sabi ko sa sarili ko parang patuloy talaga. Itong tatlong araw na yata ito ngayon eh. Mas grabe na kayo kagabi. Ayan. Ay, Diyos ko po. Sabi ni kapatid ni asawa, kagabi rin umunta yung isa dito. Sinipon daw ako. Oo, ganyan naman talaga ako. Hindi mawala yung sipon ko. Sabi ni asawa kayo na wala ako sa buwan mag-usap sa kanya kasi masama talaga pakiramdam ko. Pagdating sa bahay, pag yung sinapin sa kayo sa buso sa bus, pagdating ito higa ako. Sabi, matulog ka ako. Matulog mo ako sandali kasi masama talaga pakiramdam ko. Ay, naku. Sipon ko talaga, grabe. Iwan ko kung ano ba talaga ang ano eh. Sipon ko hindi talaga mawala-wala sa akin. Ay, Diyos ko po. Nag-message siya kanina, sabi niya, anong ginawa mo rin? Ngayon ko lang nabasa. Tapos nireplyan ko na lang siya na natulog ako. Ay, ayun na. Baka mamaya-maya natawag yun. Pag uwi yung mga anak, natatawag din yun. Diyos ko. Ayun. Pati ng gata sa kabilang bariyo. Ay, stay kabilang bahay. Tuloy natin. Kung uwi mo sila bunso. Maga sila uwi. Maga uwi yung mga anak ko. Tapos na exam, maga silang pinapauwi. At kumain na ako, inom tayo ng gamot para mamaya medyo okay yung katawa natin. Kasi pasensya na kayo, hingos ako ng hingos kasi yung sipon ko talagang bumababa talaga siya. Ay, naku, Diyos ko. Mag-ano tayo mamaya, uuwi ng mga bata, maglaba, maglinis, basta ang mga plato, maglaba. At pagkatapos, mag-study kami ng mga bata kasi mas si Bunso kasi maliit pa si Bunso. Sa sarili, okay naman. Pag may tanong siya, sinasagot ko naman siya. Ayun, sa English lang. Tamil, hindi na ako nag-ano sa kanya kasi siya ang tutor ko sa Tamil. Siya ang tutor namin sa Tamil ni Bunso.
Thanks din na nandiyan siya sa Lili, malaki na siya at nakaalam siya ng Tamil. Kaya hindi na ako masyadong mahirapan ng Tamil. Kaya nandiyan siya sa Lili. Ayun. Ay, Diyos ko. Sana mag-uwi tayo bukas. Ayan. Kasi mahirap talaga magkasakit. Meron tayong mga anak. Nag-iisa lang din naman ako dito. Pero ano man din. Ano man din yung mga anak ko, makaintindi pa rin sa akin. Ayun po, masama yung pakiramdam ko, hindi yan sila ano sa akin, hindi yan pa, ano, pasaway. Masabi nila, masama yung pakiramdam ni mama, huwag kang magpasaway, ganyan yan sa atin. Masabihan niya silang dalawa. Ayun po, maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong kababayan, ang ano ay masama ang pakiramdam. Thanks for watching po. Sisara po, higos ako ng higos. Bye!